Hello mga ka-Pixie, hello Air Signs, welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinoy Pixie tayo. Ito ang ating OOTW, Oracle of the Week mga ka-Pixie, para ngayong May 22 to 28. Again, ito ay para sa Air Signs, Aquarius, Gemini, Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito ay general reading lang mga ka-Pixie, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Mayroon tayong tatlong set ng decks dito mga ka-Pixie. Itong sa left, yung para sa spiritual messages nyo. Ito naman yung para sa life messages. And then, ito naman yung para sa love life nyo. General reading lang again, no? Pwede mag-resonate, pwede hindi. And maaaring may negative energies. So, kung ayaw nyo makarinig ng negative reading, huwag nyo panoorin yung video. So, mag-start tayo guys sa inyong spiritual message. Ito yung oracle deck na gagamitin natin. Thank you so much mga ka-Pixie sa walang sawang pag-support nyo sa ating YouTube channel. Unti-unti na naka-recover yung channel natin. Sa mga bagong subscribers and sa mga dating subscribers natin, thank you so much sa walang sawang pag-support nyo. I love you all and super na-appreciate ko kayo mga ka-Pixie. Alright, so ito yung spiritual message for you guys. Starseed, what lights you up? Okay, so it will not resonate with all mga ka-Pixie, pero if you feel like there is something that you need to do mga ka-Pixie, sometimes may mga ganun, parang may mga calling tayo, minsan nalilito tayo, no, hindi natin naiintindihan as to why it's happening to us, pero may mga ganun talaga, ibig sabihin may mga calling ka or parang may mga special mission ka. Huwag kayong matakot. Sometimes you are seeing signs, you are seeing symbols, you are seeing messages. For some of you, baka meron pa kayong mga clear senses, no? Mataas yung mga clear senses nyo. Huwag kayong matakot, guys, no? Instead, if na-curious kayo, try nyo magsaliksik. Maghanap kayo ng mga sagot dun sa mga tanong nyo hanggang sa masatisfy yung curiosity nyo and maunawaan or maintindihan nyo yung mga nangyayari sa inyo. Don't be afraid to pray mga ka-Pixie. Mag-pray kayo, humingi kayo ng guidance, ganyan, para maintindihan nyo kung bakit nangyayari sa inyo yung mga bagay-bagay. Pero usually, ibig sabihin yan, may mga double purpose tayo dito sa ating buhay, no? That's why may mga ganyang nangyayari sa atin, okay? So again, no, if this resonates with you guys, huwag kayong matakot. Instead, magsaliksik kayo ng sagot sa mga bagay na nangyayari sa inyo, okay? Alright, so yan ang spiritual message para sa iyo. Air sign, yung susunod nating message, ito naman is life messages, okay? So ito yung life messages mga ka-Pixie. And medyo mahirap kasi i-shuffle to dahil dun sa shape niya. Rectangular siya, tapos sobrang haba. yung mga subliminals natin, no, mga ka-Pixie, naka-upload na dito sa ating YouTube channel. Medyo madami-dami na tayong subliminals na na-upload. Kayo na yung bahalang mamili, mga ka-Pixie. Mga pampaswerte sa kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, and relationship. Mga katulong para ma-improve yung mga sitwasyon nyo. Pwede nyo siyang i-combo-combo guys. May description naman dun sa bawat video. Okay, so dalawang card naman yung kukunin natin dito. Yung isa, yung glow. Ibig sabihin nito parang nag-ano ka, parang glow in the dark, ganyan. Parang nagsisilbing liwanag, okay? Nagsisilbing liwanag sa dilim. Sign of good luck ito mga ka-Pixie for some of you. Good fortune approaches. So, pag sinabing good fortune approaches, swerte, no? May swerteng dadating sa inyo. All hesitation is lost in what you need to do. Naturally appears before your eyes. So, yung mga sagot sa mga tanong nyo, especially kagaya nito, diba sabi ko sa inyo, baka may nangyayari sa inyo na kakaiba, yung mga sagot dadating sa inyo, it will naturally unfold before your eyes. Okay, so mapapansin nyo na maaaring nagkakaroon ng bridge of incidents, mga ka-Pixie, no? Sa buhay nyo, pag sinabing bridge of incidents, minumove ni universe yung mga tao, bagay, sitwasyon, pangyayari, events, circumstances, para ma-manifest mo yung mga bagay na para sa'yo and para ma-attract mo yung swerte. Okay? The most important thing for you to do is to firmly prepare yourself. Ihanda mo yung sarili mo, guys.
sarili nyo, guys, no, dun sa paparating na swerte sa inyo. So, be receptive, mga ka-pixie, okay? Pag sinabing receptive, ready to receive, kaya dapat maging handa kayo. Yun yung trabaho nyo right now, yung maging handa kayo sa mga blessings, sa mga pagpapala, sa mga swerte na paparating sa inyo, okay? So, it will naturally unfold or reveal itself to you, mga ka-pixie. So, just wait and see, alright? And then, ito naman, quest for truth, no? Puro truth to, mga ka-pixie, no? Parang palagi kayo naghahanap ng mga kasagutan, kaliwanagan sa buhay nyo. For some of you, compensation, destructive power. This is a symbol of truth and power, mga ka-pixie, clarity, okay? A time where you can make as much progress as you desire. So, makakita ka ng mga progress, improvement, like I said, habang minumove ni universe yung mga bagay na nais mo sa buhay, no, nakikita mo na unfold at na-unfold siya sa'yo. Nakakita ka ng mga progress sa buhay mo, mga ka-pixie. If you tell the truth, great rewards will be obtained. The highest harvest will be obtained if you have sown the truth. Ito, this is, ito talaga, ano siya, mga ka-pixie, quest for truth talaga siya. Ibig sabihin, maging honest kayo, okay? Maging honest kayo sa pamumuhay nyo, maging tapat yung pamumuhay nyo. Huwag kayong manlalamang ng tao, ng kapwa nyo, mga ka-pixie. Kapag ka namumuhay kayo ng sa katotohanan at walang bahid ng kasinungalingan, malinis yung konsensya nyo, kumbaga, wala kayong kailangan ipangamba sa buhay nyo. Hindi kayo nabubuhay sa takot, hindi kayo nabubuhay sa guilt, di ba? So, mapayapa yung pamumuhay nyo. Alright? So, yan yung mga life messages nyo. Napakaganda ng mga mensahe nyo so far, mga ka-pixie, no? Yung last message naman natin is para sa love life. Tingnan natin kung ano yung mensahe for love life para sa air sign. So, sa may mga relationship subliminals din tayo, mga ka-pixie, ha? Marami-rami na yun. Mga pampabalisa, pampamiss, pampabalik, ganyan. Pampakonsensya. Kayo na yung bahala mag-combo-combo. Pwede nyo siyang i-combo-combo, guys, kasi targeted yung mga affirmations dyan. And make sure na sa YouTube nyo pakinggan, guys, kasi hindi na da-download yung silent affirmations kapag hindi na-download nyo yung music. So, sa YouTube, guys, libre lahat. Okay? Alright. Wow. So, ito ay, I think this is a twin flame connection. Napakaganda ng ano, no, ng card, no. Dalawa, talaga nag-glow kayo. Soulmate pala. Soulmate ito. Soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. So, for some of you guys, maaaring yung partner nyo or specific person nyo right now is your soulmate, okay? Mararamdaman nyo naman yan. That's why minsan, kahit na palagi kayo nag-aaway or may mga challenges or may mga problema sa relationship, lalo pang lumalalim minsan, di ba? Mas lalo pang nagiging malalim yung pagtitinginan nyo sa isa't isa, especially if nalalampasan nyo yung mga problema, okay? And then, for some of you naman, guys, yung mga single dyan, huwag kayo magkaya kasi ma-attract nyo na paparating sa inyo yung soulmate, no? So, you just have to prepare yourself, mga ka-pixie. Believe, no, that they are already living with you and you will see them come into your life. Manifest them physically in your life, okay? Work on yourself, mga ka-pixie. Work on your self-concept. Self-love. Love and light sa puso nyo. That's how you will attract love in your end relationship in your life, mga ka-pixie. Alright? Okay. So, yan ang ating overall messages para sa inyo, air signs. Let me know, guys, if naka-resonate kayo. Mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you, mga ka-pixie. Have a nice day. Bye-bye.